Ito po ay pwede kayong mag-break, no? October 30, Monday, yan po ang barangay and sangguniang kabataan elections. So kung kayo po ay boboto para sa inyong mga barangay officials, yan po yung araw na wag po ninyong kakalimutan. And then November 1, Wednesday, yan po ay All Saints Day na tayo po ay pinapractice natin yan every year. And then November 2, Thursday is All Souls Day. Kadalasan po ay pumupunta tayo sa mga sementeryo para po ipagdasal po natin at dalawin ang ating mga yumauna na mga mahal sa buhay. And since October 28 to 29 and November 4 to 5 are weekends, you can file a leave on October 31 Tuesday and November 3 Friday if your company allows it, to have a very, very long holiday vacation. At kung nagtitipid at wala pang naiisip na puntahan ngayong holiday season, here are some fruitful ideas na maaari niyong gawin sa bahay to make your holiday productive and worthwhile. Let's all watch this. Excited na ako. Nakaugalian na nating mga Pilipino ang mag-travel sa iba't ibang lugar tuwing bakasyon or holiday season. Ito ay nangangailangan ng metikulosong pagpaplano, pag-iimpake, mahabang biyahe, at kung minsan ay hindi naiiwasan na napapagastos tayo ng malaki. Kaya naman, kung isa ka sa mga gustong magtipid ngayong bakasyon or you just wanna try something new, here are some SB tips for staycation at home ideas. Number 1, scroll mindfully. Talagang ang pag-scroll sa social media ang tanging pastime ng karamihan sa atin. Pero dapat limitahan ang oras sa pag-scroll to 2 hours per day. Pwede rin kasi itong makadagdag sa stress at nababawasan pa ang ating productivity. And it is better to follow pages, people, or organizations na may matututunan tayo. Number 2, bond. This is your chance para makabonding ang mga mahal mo sa buhay. Sa simpleng board game or card game, tiyak na mag-e-enjoy kayo ng family mo. Pwede rin kayong mag-movie marathon at the comfort of your home. Maaari mo rin itong gawin with your friends if you're living alone at malayo ka sa family mo. Hayain mo ang friends mo to sleep over and just catch up with each other's lives. Number 3, learn. Ang isa sa mga makabuluhang pwedeng gawin during vacation is to learn new things para patuloy na ma-stimulate ang ating utak. With just one click, marami tayong pwedeng matutunan like learning a new language, learning how to cook, or discovering a new recipe. Marami na rin ngayong free online workshops and classes na ino-offer ng iba't ibang universities and organizations. This is also our chance na matuto ng bagong skills or hobbies like playing an instrument. And we can always go back to reading. Number 4, clean. Syempre, para mas maging komportable ang stay natin sa bahay, mahalagang masiguro na malinis ang bawat sulok nito. Do a major cleaning of your house. Sa sobrang busy natin sa studies or sa work bago magbakasyon, di talaga maiiwasang mawalan tayo ng time linisan ang buong bahay. Yeah, this is your chance to do that. For sure, marami ka na ring mga nakatambak na gamit sa kwarto mo, kaya mabuting i-declutter mo ito at pwedeng i-personalize mo na rin. Maliban sa bahay, ang kailangan pa nating linisin ay ang ating mga storage files sa laptop at cellphone. Mag-delete ng unneeded files, pictures, and apps. I-delete na rin natin ang daan-daang messages sa email inbox na hindi na importante. Number 5, create. It is time to channel your inner creativity. Try to paint something to decorate your walls. Just play with the colors or humanap ka ng beginner tutorial sa YouTube. Pwede mo rin namang itry ang paint by numbers kit na you can buy online. Or try crochet. You can learn paano gumawa ng scarf, beanie hat, sweater, at iba't ibang accessories and decorations na pwedeng ipanregalo or gawing business. Experiment on beverages. Pwede mong itry ang mga iba't ibang drink ideas online. Pick something, kahit anong tinapay or pastry na gusto mo. You can also do journaling. Isulat mo ang mga nangyari sa araw mo, anong mga plano mo, daily tasks, things you're grateful for, and so on. Number 6, move. Igalaw-galaw ang katawan.
Huwag nating sanayin ang sarili na palaging nakaupo at nakahiga. Mabuti sa kalusugan natin ang paggalaw, kaya try to do a 30-minute exercise daily. Kaysa mag-scroll ka sa social media na umaabot ng ilang oras, i-exercise mo na lang. You can start by walking for 30 minutes ng tuloy-tuloy. Try performing yoga or stretching. Nakakatulong ito para ma-relax ang ating isip. You can also learn to dance. Maraming dance tutorials ngayon online na kayang-kaya mong gawin. Number 7, interact. Sa simpleng kumustahan, malaki ang nagagawa. Kumustahin natin ang kapamilya natin, ang kaibigan natin, kahit sinong mahal natin sa buhay. Masarap sa pakiramdam na makakwentuhan ng isang kakilala na matagal mo nang hindi nakakausap, at masarap din sa pakiramdam na malamang may nakakaalala sa'yo. Simpleng kumusta? Maraming pwedeng mabuksan at isang paraan din ito para makatulong tayo sa iba. Number 8, rest. Siyempre, ngayong bakasyon, sulitin na natin ang pahinga. Huwiin na natin lahat ng tulog na nalampasan natin. Mahalaga ang gumawa, pero mahalaga rin ang magpahinga para patuloy pa tayong makagawa. Take your time to rest and meditate. Sleep at least 7 hours a day. After a long day, mag-reflect din tayo sa mga nangyari sa araw natin to know what to improve and what to maintain. And of course, don't forget to thank God sa bawat araw na binibigay niya sa atin. You can make every vacation worthwhile kahit nasa bahay lang. So feel free to do these exciting ideas and make your staycation productive and fulfilling. Enjoy your vacation, mga kasangbahay! Ang ganda naman ni Dot! Ang ganda, ganda, ganda. Nakakatuwa. Thank you for that. Sige, Miss Annie, ano yung gagawin mo? Sige nga, ikaw, anong gagawin mo? But I don't have any plan yet, attorney. Piliin mo, doon sa mga... Wala pa. Sige, ito, uulitin ko. Yung una, mindful scrolling. Pwede ka naman gumamit ng cellphone mo, pero kailangan piliin mo yung matututo ka, di ba? Yung people, yung page na meron ka makukuhang information. Pangalawa daw, family bonding. O yan, mag-card games kayo. Pagkatapos, yes, mag-nood kayo ng movie together, Netflix. Tapos learn ito. Gusto ko, Miss Annie, learn. So pwede kang mag-aral ng bagong language. Mag-aral ka mag-play ng gitara. Mag-aral ka ng cooking. Gusto ko yan. Number 3, create. O di gumawa ka ng painting, di ba? Gumawa ka ng painting o crochet o whatever. Tapos ito rin, Miss Annie, gusto ko, clean and declutter. Linis ka ng bahay. Naku, yung mga noon mo pa plinaplano na itatabi mo at saka itatapon mo, gawin mo na ngayon habang bakasyon. Pagkatapos, interact. Naku, Miss Annie, yung mga kaibigan mong hindi mo nakita ng matagal. Sige, hanapin mo na sila. Tapos move, exercise, maglakad, di ba? Tapos rest, ayan. Talagang masarap yan. Matulog ka na lang ng matulog. And Miss Annie, yung pinaka-importante, and I think this is what you will do eh. I know you eh. Reflect and thank God. Because, thank you. Alam ko, kilala kita, Miss Annie, talagang ikaw ay napakamadasalin mong tao. So, I want to thank, of course, yung gumawa nito, no, yung ating segment producer na si Joyce Ann Viray. Joyce, thank you, thank congratulations. You. Napakagandang mga tips, di ba? Okay. Ay, ganda. Thank ganda. You. Congratulations. Mm-hmm. Yung nasa bahay pa lang, ano po yung nasa bahay? Yung mga magta-travel naman, eh, careful lang po sila, Attorney Dot. Pero talaga naman, sa bahay, marami na, marami. Yung mga in-elaborate a while ago ni Attorney Dot, napaka ano nun. Ikaw, Attorney Dot, anong plano mo? Actually, kasi alis kami ng November 4. Oo, para sa Singapore. Sa Singapore yan. So, yung 28, 29, 30, magsistay lang kami sa bahay. May mga Halloween, trick or treat. So, yung, syempre, may apo na ako. So, medyo iikot natin. Meron din kami dito sa Celebrity Club. Dadali namin yung mga bata. So, maganda rin yan. Dalhin po ninyo yung mga bata. And of course, Miss Annie, yung mga namatay namin na mga loved ones, dadalawin din po natin. Pero it's not necessary naman na you go there eh. Pwede mo naman silang ipagdasal sa bahay. So, ang pinaka gusto ko, Miss Annie, as I mentioned to you earlier, yung learn a language,
and then clean and declutter. Gusto kong gawin yan. Of course, family bonding is Annie. Thank you very much, Attorney Dot. Kasi kompleto na yan. Ayan. Nabigyan namin kayo ng tips, mga kasambahay. At ganoon din, nailahad din ni Attorney Dot yung kanyang plano.